Paolo, sinakwan, bakit sino ka? Binulak pa rin niya. Ako to, hindi kayo naniwala sa nilulan mo na. Tinatingnan niyo yung butas ng aking kamay. Sabi niya, hindi ba sinabi ko na sa inyo, ang ito mangyari. Anong gagawin? Nakasulat ko sa Biblia, I will go to the right side of my father. To speak to my father, kasi ang patay para sa patay. Ang spirito pa siya. Hindi, mamaya ka na, hindi pa ako tapos. Para kung tapos na ako, sabihin ko, oh dito, I will go to the right side of my father and ask my father to bring the Holy Spirit to be guide you now and for the di ba? Kaya pag hindi ako mamatay, hindi naman ako pwede pumunta sa mga patay. Ngayon, bakit siya namatay? Sabi niya dito sa buhay pa siya, sa mama si Don, kailangan mamatay sa tatlong araw na yan ay ako'y babalik. Sa yung tatlong araw, tatanungin mo, bakit namatay siya yung tatlong araw? San dyan, hindi pa siya naano. Eh, kailangan mamatay siya. Kasi siya hindi pa siya bumaba sa sanlibutan. Di ba, may ginawa ng Panginoon. Biwan out niya, was out niya ang buong mundo. May namatay una pa sa yung panahon na yon na hindi pa siya bumaba. Yung tatlong araw na yon ay pumunta siya sa purgatorio. Ang sinabi niya doon sa purgatorio, I am the Lord of the living and the dead. So pag pumunta siya sa mundo, ano na una, ang patay o ang buhay? Ang buhay. Buhay. Ngayon, kailangan mamatay siya, dadaan mo na siya ng tatlong araw. Ginawa pa ngayon siya, pumunta siya doon, sinabi niya, doon sa purgatorio, huwag kayong makalala. When in time of judgment, masasama kayo sa paghuhukom because I am the Lord with the living and the dead. Kailangan mamatay ako, pero bago ko pumunta sa ama ko, kailangan makausap ko itong mga tao na palaging nandoon sa muntiyak mo. Ano ba, bakit ito? Bakit kami namatay na wala namang gigasalin? Kasi niwas out ng Panginoon. Kaya gumawa ng Panginoon ng isang kasunduan na hindi na niya uulitin yung pang-was out. Kaya lang binigay niya ng free will. Bakit may free will? Yung free will na yun, ikaw pipili. Kaya nga, kung walang free will, paano na lang pag sabi niyo walang Panginoon? Paano kung pa walang Panginoon, ano mangyayari sa atin? Everything is permissible, not permissible. Ibig sabihin, permissible, lahat ng bagay ang magagawa mo. Walang tayo konsensya, wala tayo, wala tayo pwede mag-repeat, walang pwede sumasunta tayo. Kasi lahat ay pwede, wala kang konsensya. Kaya, ganito, pagkatapos nun, pumunta na yan si Jesus, umatitin siya sa lalag, pumunta siya sa right side, Heaven Father, nandito na, tinapos ko na yung kwarto. Yung kasunduan natin. Pumunta siya, okay, I will send the Holy Spirit, which is the conscience. Yun, Holy Spirit, yun ang maging counselor natin, which is the conscience. Gabay natin. Oo, gabay. Yung ang counselor. The Creator, the Savior, and the counselor. Kaya nga, bago ka gumawa ng isang bagay, pinaisipan ko, tama ba ito? Umali. Oy, pastor, na isa dito ka. Oh. Dito. Ito ka dito. Hindi, mamaya nga. Kasi ito. Chapter. Kasi ito. Itong sinasabayan tayo ngayon, yun ang counselor, which is the Holy Spirit. Yes, tama. Holy Spirit. Kaya pumunta dito, ito isa, susuntukin ko. Bakit sinuntuk ko ito? Ano mangyari sa magbilang mo? Wala man magbilang. Ito ang maging abogado mo. Konsensya. So, ang meaning sa Biblia, pag ito'y binili mo ng isang, bumili ka ng isang cellphone, o whatever, bumili ka ng appliances, ano meron? Ito, papel. Ano itong papel? Kontrata. Manual. So, bakit ano nakasulat yun sa manual? Ano, paano mo gagamitin yung gamit na yun? Tama, ng tama. O, sa tao, meron din. Kaya nga, yung sabi ng Panginoon, yung mumugna ako ng manual sa tao, which is, ang Biblia. Yes. Anong meaning ng Biblia? Ang meaning sa Biblia, ano yung meaning? Before, instruction. Basic. Lahat na ito sa ating nangyayari dito, mga basic lang yan, hindi pa yung totoo. Basic. May kabod-bodan pa. Hindi pa yung totoo. Basic instruction before leaving earth. Kaya nga yung bami, pag bago pumunta sa junction, may mga basic niya. Pag nasira yan, junction na yan. Ganon din tayo. Lahat ay babalik tayo sa pagkamatay. Abog. Oo.
O, halika na. Ikaw rin. Ikaw na naman. Dali na. Hindi ba yung spirituality? Hindi. Yung malalim yun sa'yo. Ito, dinaano ko yun sa... Well, ito. Dito ko lapit. Paano daw yan? God kasi... Hindi, ang sa'yo... Huwag kang maya. Siyempre, about God gapo na. Ano man. Ito, ngayon, dito. Bakit sabi niya? God is within. Ha? God is within. Within ourselves. Ay, wag mo yan kasi ang mga tao, pag in-explain mo na ganyan, hindi nila maintindihan. Hindi mo na kailangan ng savior para sa ay. Galing sa saya. Hindi, sarili mo. Sarili mo. Ikaw, sa, ikaw ang makasave sa sarili mo. Sarili mo, direct sa kapan mo. No. So, kasi yung Panginoon natin, directed tayo sa Panginoon natin. Eh. Oh, okay, okay. I agree. But, naingon man ganito, palito. Ito. Dahil sa kasalanan ng ilay, hindi na. Basta ang alam ko lang, may gabay ako. May gabay tayo. Hindi. Yan ang... Makit mo yung mga parables. Ito, Panginoon. Dati kasama tayo doon. Tayo ay gawa natin, ligha na doon. Magandang vlog to. Dahil sa kasalanan ay tayo ay lumayo. Di ba? Lumayo tayo sa Panginoon. Bakit naman tayo? Lumayo tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Kayaran, ang babayaran sa kasalanan ay dugo. Dugo. Hindi pwede natural. Kailangan dugo mismo ang babayaran. Kaya ba ngayon sabi na, what is the wages of sin? Kailangan mamatay, may dugo. Kaya yun ang kwan. Sino yan ang maging tulay? Sabi niya, paano tayo makabalik sa Panginoon dahil sa dugo na ito? Sabi ng Panginoon, sabi nga ng mga tao, eh paano? Limitless lang kasi. Sa Muslim, iba rin yung pananaw limitless nila. Limitless lang yung religion. Limitless, hindi nyo alam lahat na ito, hindi nyo, wala na. Hindi, hindi. Sabi nga. Sige, sige. Bago tayo pumunta dito sa mundo, mga soul tayo, soul, higher being, or isa tayo sa mga panagods. Katulad sa well, anak tayo na parang mas higher pa tayo sa angels. Dito to sa isa earth para mag-school, spirit. Experience life sa earth para mag-school by nourishment yung soul natin ba? Matuto tayo na ano, yung matuto tayo yung lower vibration ba? Matuto tayo na pinakamahirap na school dito sa earth ba? Mga negativities. Ganun, para matuto tayo sa about science naman sa'yo? Hindi. About spirituality. Yung kwa natin, matuto tayo yung kasi yung earth natin yung pinakamahirap may pinaka-dense na banda, vibration, pinakamahirap na school sa lahat ng mga planets. Bali, dito na yun. Pag patay natin, pag wala na tayo, papalit na naman tayo sa Panginoon. Ang buhay natin is infinite. Mamatay ka, buhay ka, mamatay. Reincarnation. Yan ang ano niya. Paniniwasa, reincarnation. At every heart. Bago ka pupunta dito sa mundo nito, nakaplano yan, tanungin mo sino ka ito, tapos ano yung task na kaya mo. Task kaya nagtaka ka, bakit mahirap? Baka mahirap yung buhay mo. Kasi nakaplano lahat yan, plano mo yan kasi malakas ka na spirit. Ibig sabihin doon, every hardship. Ibig sabihin, ikaw ang magdidesisyon kung anong gusto mo sa buhay. Every hardship na nagagampan na tapos mo, sa business yan. Yung iba na nahina na being lang, yung masarap lang yung buhay. So ikaw magkukontrol ng sarili mo kung saan ka kung saan ka babagay, kung saan mo gustong ano. Yung kwan talaga is importante doon ma-reach mo yung Christ consciousness na spirituality. Yung binare-religion ba na kwan, rise ka. Pero do you believe na walang makakaligtas sa religion? Sarili mo. Kasi lahat naman, either may religion, okay lang naman may religion. Ligtas ka pa rin. Pero lahat talaga, within... Importante, isa lang ang paniniwala. Direct to God ka mag-pray. Or doon sa iba. Pero direct to God ka pa. Hindi ka hanap ng mga savior na galing sa ito dahil siya nakakasave sa kumpit. Yan, kasi yung turo sa pagbalik ni yung Jesus Christ is... Nasa kwan yun, fifth dimension. May dimension na turuan tayo paano erase yung vibration natin ba? Higher self. Matuto tayo yung soul natin. Pero do you believe in angel? Totoo yung angels, guide yan. Oh, gabay nga yan. Isa yung mga guides natin.
may mga dito tayo sa mundo, nanganak, may mga gadget engines tayo. Na may spirit guides na nga tayo, spirit guides. Sa life, sa dito mundo, pwede man magkasalanan ka, mamatay ka, bubuhay pa ulit. Tapos sa another reincarnation, reincarnation yung sinasabi niya. Kasi yun nakakaiba eh, yung spirituality at saka religion eh. Kaya hindi lang tumatumpay. Ngayon, nasa ako na tayo. Nasa fifth dimension na yung Earth. Tapos na yung end of the world kasi sabi na na magulaw, hindi yun. Na, ang mundo ngayon na-divide sa dalawang upan, 3D at saka 5D. 3 dimension at saka 5 dimension. May naririnig ko yung dimension na yan eh, yung may kakayahan isang tao na makapaglakbay sa yung mga ganong pero yung ibig sabihin yung alam niya yung magaganap, nakikita niya yung nagaganap na mahilig kasi ako makinig ng mga mo, mga parang kaimpo imposible kita mo tulungan lang ako, hindi lang kaya mataas yung spirit ko eh kaya ganong alam mo lang pit squad, simple lang ako. Saan ka pinagtulungan? Sa barko? About sa mga sa explanation. He believes talaga in reincarnation. Kasi tayo hindi tayo yung babalik ka pa rin tapos ibang pero sa iba ka na namang ano kumbaga sa ibang tao ka na naman didikit mapapasok. Galing na tayo dito sa Earth, ito yung pinakahuli. Galing na tayo sa iba-ibang planeta, iba-ibang world na experience natin. Pag mamatay, kasi sa Earth, wala ka talaga maalala. Kahit sa nakapas life mo, maalala mo lang yan pag patay ka na, tapos magbalik ka ng Minoon. Pala yung experience mo, dinadownload na naman yun. Yung pinaka-source natin para computer ka, God natin. Pero another experience, tapos, dinadownload yung lahat. Tapos pag namatay ka, babalik ka na naman. Yun ang tinatawag na ikan. Minsan na daw, bumabalik ka sa pamamagitan ng aso, yung, di ba? Hindi. Pantay, spirit talaga. Spiritual or angels. Tapos, pumunta lang tayo dito sa mundong ito. Is my experience yung pinaka-sentro talaga na world na pinaka-mahirap talaga na ako. Task ka. Oh, may pang-vlog na ko.